Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin Aquarius ko ng messages, vibration, gabay, energy. Ang pwedeng ipahiwatig sa'yo ng baraha. So, general reading. Comment down below if you are resonated. Cross watchers or pwedeng hindi ka naman Aquarius, pero gusto mong manood sa Aquarius. Okay, Shaman, Crystal, Focus, and Vulnerability. Okay guys, so ang three cards mo na to ay nagsasabi sa'yo na this month ng August, may iba sa inyo dito na siguro ano, may kailangan kayong bigyan ng focus. Unang-una yung health mo. May iba sa inyo dito na nangangailangan ng healing. Okay? So healing sa lahat. Financial healing, emotional healing, physical healing, lalo na sa mga Aquarius na gustong magkaanak, may mga Aquarius na may problema sa kanilang katawan, or sa kung ano pa man. So, nakikita natin dito na kailangan mo din ng relaxation. So, for example, gusto mong makapag-relax, hindi ka makatulog, pwede din yung mga lavender, mga essential oils, pwede yan na makatulong sa'yo. And siguro may mga bagay kang kailangan bigyan ng focus. Yung iba sa inyo pwedeng balisa, o yung iba sa inyo kailangan talagang bigyan ng pansin yung mga nararamdaman nila, lalo na sa katawan or sa isip nila. Okay? Comment down below if you're resonated, Aquarius. Okay, so peace. Wow. So hindi ka dapat nag-aalala eh. Kasi yun yung nakikita natin dito na parang ang dami mong concern, Aquarius. There's no need to worry as everything is working out out beautifully. So kung may mga issues ka, parents, siblings, sa health mo, ang nakikita ko sa'yo dito, kulang ka sa peace of mind. Ang daming mga gumugulo sa isip mo, Aquarius. O hindi ka makatulog o hindi ka mapakali dahil sa ang dami-dami mong inaalala, ang dami-dami mong iniisip. So yun, huwag kang mag-alala. Okay, next is Mother Earth. So yun, nakikita natin dito if parents ka, siguro kailangan ka ng anak mo or kung ikaw naman ay anak, kailangan ka ng parents mo, lalo na yung mother mo. And next card is Bridget, don't back down. So, stand up for what you believe is right. So, kung may mga gusto kayong ipaglaban sa buhay, may mga gusto kayong ipaglaban sa buhay, may mga gusto kayong i-prove sa sarili nyo or sa ibang tao, it's time for you to shine ngayon. Okay? Ipakita mo sa mundo kung ano yung kaya mo. Ipakita mo sa mundo kung ano yung pwedeng may contribute mo. Okay? Okay, Larry Mars, sensitive emotions. Wow. So yun, nakikita natin dito na kailangan nyo ng extra self-care and gentleness. Kasi marami sa inyo, Aquarius, ang pwedeng ma-stress talaga. Sobrang stress, lalo na sa love life. May mga iba sa inyo dyan na parang ano, may mga issues kayo sa relationship nyo. Yung iba hindi magkaanak. Yung iba parang gustong makipaghiwalay kasi hindi sila magkaanak o hindi sila mabigyan ng anak. Yung iba naman sa inyo, lalaki ka man na babae. Ang dami nyo nang napapansin na mga parang weakness or pagkukulang ng relationship o ng karelasyon. So, comment down below if you're resonated. Okay. First card natin sa last deck is Ten of Cups. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng may reunion or parang tawag dito, August. Pwedeng may mga kapamilya kayong mag-birthday, magsiselebrate ng kasal, or ano man itong okasyon. Sinasabi ng baraha na maraming pagkakataon ngayong buwan na ito para mag-celebrate ka, okasyon. Okay, Queen of Pentacles. So, money. Pwedeng ikaw or part of your family or pwedeng yun, kapamilya mo, kakilala, ang posibleng mababalitaan mo na
magkakaroon ng selebrasyon dahil sa nanalo sa loto, nagkaroon ng limpak-limpak na salapi or kano pa man. Ace of Cups, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung iba sa inyo dyan na naghihintay ng relationship, long distance relationship, naghihintay ng kasal, naghihintay kung ano man itong hinihintay nyo na offer. Pero nakikita ko parang may ma-engage, may magpa-process ng kasal, may lilipat ng bahay. Okay, may the tower tayo dito. And then Ace of Torches. So nakikita ko sa'yo dito, may mga bumagsak na relationship dito eh. Like mga family issues, may mga nag-away-away sa pamilya, nag-away-away ng magkaibigan, magkakapitbahay. Ang posibleng magkakaayos ulit, magkakaroon sila ng time para mag-usap, magkakaroon sila ng time para masettle yung mga dapat masettle. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na may bagong relationship or may bagong trabaho, excited yung iba sa inyo dito. May mga plano kayo na posible, lalo na sa relationship, ang posibleng i-execute nyo or yun, may engagement or pwedeng may kakasal or wedding anniversaries or kano pa man. Good news, maraming good news ang pwedeng darating sa inyo. Pwedeng pag-aaral, pwedeng yung iba sa inyo dyan. Magsisimula ng kanilang pag-aaral, may lilipat ng kanilang school or yung iba sa inyo dyan. Maraming unexpected happenings ang pwedeng dumating, like love, relationship, money, career, or kung ano pa man. Yun, may lilipat ng trabaho, lilipat ng lugar, may mangingibang bansa dito, nakikita natin. Focus, yun, it's a double confirmation, crystals, focus. Kailangan mong mag-focus ngayong buwan ng Agosto sa kung ano man yan. Okay, two of torches, ang dami mong options. Ang daming i-offer sa iyo ang universe and sa ilalim niya is the sun. So, the sun and eight of torches. So, sinasabi ng eight of wands na to na maraming balita, maraming kaligayahan, positivity, ang posibleng darating or dumating sa inyo na magdadala talaga sa inyo ng pag-asa or new beginnings, kaligayahan, contentment, or peace. Okay? Occasion, sinasabi ng baraha sa'yo, pwedeng ikaw ay imbitado sa isang kasal, sa isang pagtitipon, sa kung ano man to. So, kung ano man yan, sabi sa'yo ng baraha, nasa tamang direction ka, okay? If invited ka sa isang pagtitipon, or pwedeng may mga taong gustong tumulong sa'yo, or may mga taong gustong magbigay sa'yo ng assistance, protection, tanggapin mo siya, okay? Mabilis na mga pangyayari ang pwedeng i-anticipate mo ngayong buwan ng Agosto. Maraming pwedeng balita ka na hindi mo mapaniwalaan kung totoo o hindi. Or marami ding balita dito na posibleng pwedeng hindi ka makapaniwala. Okay? So comment down below if you resonated. Maraming salamat and see you again. Bye!